Ang couple vloggers na sina Antoinette Gail at Juamos Cruz ay inilahad sa publiko ang kondisyon ni Antoinette Gail ngayon matapos makaramdam ng sobrang sakit sa mismong maselan na bahagi ng kanyang katawan o sa kanyang ari. Walang tigil sa kaiiyak si Antoinette sa bahay nila dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. At dahil dito, sobrang nag-alala at natakot ang kanyang nobyo na si Juamos. Kaya naman agad niya kinontak ang kanilang doktor at agad na sinugod niya sa hospital ang kanyang nobya. Pagkatapos ng mga test, doon ni napag-alaman na si Antoinette Gail ay may Bartholin cyst at ito ay malaki na kaya naman ganun na lamang ang sakit na dinanas niya. Sinabihan siya ng doktor na kapag hindi na kaya ng mga gamot na nireseta niya ang kanyang bukol ay dapat sumailalim siya sa operasyon. So, ganyan yung itsura ng Bartholin cyst. So, yan, makikita nyo dyan sa picture. So, iyan yung puwerta ng babae. Tapos, dun sa magkabilang lagusan, yan yung pahabayan. Dyan matatagpo, dyan napwesto yung Bartholin cyst, yung bukol na sinasabi na meron ngayon si Antoinette Gail. So, ano nga ba yung Bartholin cyst? Ang Bartholin cyst or Bartholinitis ay isang kondisyon ng Bartholin glands na matatagpuan sa ilalim ng balat ng genital area ng babae. Kapag nabarahan ng ducts ng Bartholin gland, ito ay maaaring maging Bartholin cyst or bukol. So, nakapag-research din ako na sabi nila na kaya daw nagkakaroon ng bukol o Bartholin cyst ang mga babae dahil mahilig silang mag-shave ng buhok sa kanilang ari. Then, meron din na cause yung pag nagwawax. So, mas mainam na rin siguro na iwasan na lang muna yung pag-shave kasi may purpose kung bakit merong hair yung ating genital area kasi pinoprotektahan niya yung ari natin sa mga bacteria or virus na pwedeng pumasok dun sa loob ng ating birth. So, panoodin natin yung video ni na Juamos and Antoinette Gail bago itakbo sa hospital si Antoinette. So, eto, panoodin nyo. Oh, sige. Meron siyang pinagdadaanan ngayon na yung sa ari niya, sa loob ng ari niya, meron siyang bukol dun. So yun guys, meron kaming problema ngayon at si Antoinette sobrang iyak niya ngayon kasi meron siyang pinagdadaanan ngayon na yung sa ari niya, sa loob ng ari niya meron siyang bukol doon. So hindi namin alam kung natural ba sa babae yun or bihira sa babae yung ganon kasi anong tawag dito? Simula nung nagpa-walk siya, dun lang siya nagkaroon ng ganun at naggaling naman kami ng doktor. Galing kami ng doktor na nakaraan, nagpa-check up na din kami at ang sabi ng doktor kailangan daw gamutin in 1 week. Pag hindi humilom ng 1 week guys, ano ang tawag doon? Ha? Operahan, isi-surgery siya guys. Pa-operahan siya, sobrang, ayun siya, so, nanakit yung niya, yung ari niya, hindi siya makatayo, hindi siya makalakad, so, antay namin siya ng 1 week, at sana, guys, ang hiling ko lang, sana samahan niyo ako magdasal na gumaling agad si Antoinette, kasi nakaka-apekto din daw pala sa bata yung kay Baby Meteor, ayun lang po yung hinihingi ko na sana, pagdasal natin si Antoinette na sana gumaling niya po yung bukol niya sa ari niya kasi sobrang nasa loob pagka sobrang binubuka mo siya ng ganun. Nandun siya sa pinaka loob niya. Huwag ka na ganyan. Yung Istis ko lang muna ng konti. Ano ba nararamdaman mo ngayon? Ha? Kasi hindi pa kasi talaga pwede ngayon i-surgery yan. Hindi ba pwede operan para isang ka na lang, isang hirap na lang yan. Ha? Hindi ba natin pwedeng itawag kay Doc yan? Ha? Tawagan ko kaya si Doc ngayon.
Sige. So, tawagan muna natin si Doc Dice. Baka sakaling, ano, pwede siyang i-surgery kasi sobrang sakit na daw kasi talaga noon ng ari niya. Anong number ni Doc dito? May pang-call ka ba? Subukan natin tawagan, guys. Para makausap natin si Doc at sana madala natin siya ngayon sa, ano, sa emergency. Na pang signal. Kaya wait lang, natawagan ko si Doc para ano. Kasi ako guys, nakita ko talaga kasi kung gaano kalaki yung bukol niya din sa ari niya. Tinignan ko, pag sobrang dinubuka mo siya ng gano'n, may lumalabas na malaki. Na parang holen yung pagkakaano niya, dilog niya. Kaya natataranta din kami. Ako rin, hindi ko rin alam kung ano yung gagawin ko. Wala tayong signal, hanap mo tayo ng signal guys. Bihira kasi talaga yung signal dito sa amin eh. Yan. Hello, Doc? Hello po? Doc, baka hindi po ba talaga pwede i-surgery ka agad si Antoinette? Kasi umiiyak siya ngayon eh, sobrang sakit daw po. Ano mo nga, so can you na sumunod ko? Kailan ka daw minum? Kanina pong tanghali, Doc. Hindi mo pinamik, kailan siya na sumunod? May pinamik daw. Paracetamol. Paracetamol daw po. Pwede siya uminom na may pinamik ngayon? Pwede ka daw uminom na may pinamik ngayon. Kailangan po talaga ba, Doc, 1 week po? Kasi kung bibigyan ko siya ng anesthesia sa ano, yung isip ko si baby. So, kailangan po talaga 1 week? Uh-huh. May kailangan talaga daw 1 week eh. Wait, nakainom mo ba siyang retinamic? Nakainom ka na daw ba ng retinamic? Di ba, kasi 6 hours mamaya pa. Mamaya pa daw po ulit. Anong oras siya last uminom? Anong oras? Alas 12 daw po. At yan ka ba kung sa training needs? Isa yung paracetamol. 6-12. Apo. Sakit na rin noon, pwede siya uminom ng paracetamol ng retinamic. Oh, sige po. Painumin ko na lang po ng gamot ngayon kasi alas 4 na din naman po eh. Huwag yung, ano, Ketro, huwag niyo magkasabay yung paracetamol sa kamik natin. Sige po, Doc. Parang gagawin natin. Sige, Doc, sige, Doc. Kung pag ganyan naman sa repel mo para kay Ma'am. Apo. Inom siya ng mefinamin. Inom siya ng To Antoinette Gale, sana gumaling na siya at mawala na yung bukol niya sa ari niya. So guys, kung nagustuhan niyo po yung video ko for today, please do like, share, and leave a comment down below. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone and see you again on my next vlog. Bye-bye! I don't wanna say anything, cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So keep my mouth shut and